Yo, fuck! The fact you're watching this third vlog, it means that the art is already done. And I request you to volume up because it's already late, it's already 1 a.m. here. And as promised, I will show you the fruit of our labor, the fruit of our hard work. But before we go there, I want to show you how we enjoy the fight of Mr. Manny Pacquiao against Broner. Sa complex, nanood ng Pacquiao. Yeah. Eh mo, go Pacquiao! Go Pacquiao! Dito na po kami sa complex. Nakarinig niya na po ba yun? Manny for the win! Yo, that is how much we enjoy the fight, and that fight keep the fire in me to continue to make the art for Mr. Manny Pacquiao. I admire him so much, from rugs to riches, stumble, stand up again, recover, fight again, and bring the victory again. In the next video, I will show you why I choose to use the recycled plastic bag to make the art for Mr. Manny Pacquiao. I will show you that. Please, watch this. Alright, pabiyahe tayo ngayon. Pakamotor, syempre. Pupuntang Bulacan. Papakita ko sa inyo kung bakit kailangan na nating bawasan yung pagkakalat, pagtatapon ng plastic, at huwag na nating hayaan makarating sa dagat. Alright. Alright. Dito tayo sa Bulacan. Papakita ko sa inyo kung nasaan yung pinakamahal na bahay sa Bulacan. Ayan o. The Louis Vuitton house. Iwanan po tayo ng mga bakang pampasaheros, no? Pero may bangka pa rito yung taga doon sa lugar namin. Nga may chance na makauwi pa ako. Alright. Alright. Ayan yung sunset sa amin. Wali, namus mo ako, no? Baka atakihin ka naman. Ano mo ulit, oh? Maliit-liit mo pa dati, oh. Pupunta po kami ngayon, ha? Palapatan. Together with these two. Alright. Ako naman. Ito na pa, yun na tayo. Lock. Part, dito tayo ngayon sa tinatawag na palapatan. This is a mangrove area in Santa Cruz, Bongbong, Bulacan. Papakita ko sa inyo, parts, ganong katumi na dito. Na dating hindi naman, ganitong marami yung plastic dito. Ngayon, kung saan-saan, makikita mo na sila. Ngayon, tanong ko, ano na? Ano na ba talaga? Ganyan na ba talaga? Pupunuin ba na talaga ng plastic ang mundo? Papatayin ba natin ang inang kalikasan gamit ang plastic? Hindi ko binablog to para magmagaling. Binablog ko to para sisihin tayo lahat. Sisihin ang lahat ng taong nagtatapon ng mga basura. Kaya nakakarating yung mga plastic dito. Kahit saan. Kahit saan katuming dito ngayon, may basura. Nakasabit kung saan saan. Yan, dyan na pupunta. Yan. Hindi malaki-laki yung lugar na to. Pero isa lang hindi maaakila talaga. Puro talaga siya ng basura. Bakit ba tayo nagbubulag-bulagan sa nakikita natin problema sa natin sa kalikasan, no? Nagbibingi-bingihan din tayo kasi paano kung umiiyak na pala si inang kalikasan tapos hindi lang natin pinapakinggan? Dumadaing na siya, nasisira na siya, pero wala tayong ginagawa. Dagat dito ay kadugtong ng dagat sa Manila Bay. So lahat ng kalat, lahat ng mga basura from Bataan, from Hiling, Bulacan, sa Manila, nagkasama-sama sila lahat dito. Maaaring may mga basura
na naunahan pa tayong umikot ng mundo. May tanong ako. Dahil ba unang ginawa ng Diyos ang mundo bago ang tao? Kailangan ba mas maunang masira ang mundo dahil sa tao? So, yung mga parts, no? Sana hindi tayo matulad sa isang palaka. Alam niyo ba kung paano mo papatay ng palaka sa kumukulong tubig? Logic lang to, ha? Pero kung magiging pilosopo ka, syempre, itali mo, takluban mo yung kaldero. Ganito kasi, ha? Di ba logic sa palaka is ganito? Ang palaka, ilagay mo sa kumukulong tubig yan, tatalo niyan, aalis yan dyan kasi alam niyang mainit. Alam niyang mamamatay siya doon. Extreme yung init na yun para sa kanya. Pero kung ilalagay mo siya doon sa kaldero na hindi mo pa iniinitan siya, warm pa lang yung tubig niya, mag-i-stay siya doon. Komportable siya doon sa temperatura ng tubig. Ngayon, unti-unti mo tataasan yung temperature ng tubig, pakukuluin mo. Unti-unti din, ang gagawin ng palaka is unti-unti niya din ia-adjust yung sarili niya, ia-adapt niya yung environment, ia-adapt niya yung temperature hanggang sa hindi niya na napapansin is yung temperature dun sa tubig is extremely hot na pwede nang pumatay sa kanya. Ganyan lang nangyayari sa ating part sa mundo, no? Dati hindi naman gantong kainit yung mundo, eh. So kung yung mga nabuhay nung 19th century, siguro yung mga tao nun, i-time travel mo, lagay mo sa mundo natin ngayon, mapapaso sila kasi hindi sana yung katawan nila ng gantong init. Hindi nagpo-produce ng gantong temperatura yung mundo nila dati. So, tayo, kaya natin siya na-adapt kasi unti-unti tayong pinapatay parang yun sa palaka, di ba? Magugulat na lang tayo. Sira na ang inang kalikasan. Sunog na tayong lahat, patay na tayong lahat. Hindi na makakaproduce ng sariwang hangin ng mundo. Hindi na pwedeng tirahan tong mundo. Wala nang mabubuhay. So, pantanong ko, bakit natin pinipilit na check kung may buhay sa Mars? May nakita akong post niya sa Facebook before. Sabi niya, pilit natin nire-research kung may buhay sa Mars. Eh, itong Earth naman is livable pa. Matitirahan pa ng tao. Eh, paano kung yung Mars is yun yung dating habitat ng tao? Yun palagi yung planeta natin. Sa sobrang nasira na natin siya, nag-explore tayo sa ibang planeta, which is yung Earth. Paano lang, hindi ako again sa nababasa natin sa Bible. Parang thoughts lang to. Paano kung yung nakatira talaga tayo sa Mars, hindi sa Earth, nung nasisira na yung Mars, gumawa ng isang malaking spacecraft para maituloy yung race ng humanity. Inilagay nila sa isang malaking spacecraft tapos ipinadala nila sa Earth. Paano kung yun yung spacecraft na bumangga sa Earth, sinabing asteroid, na pumatay sa mga dinosaur? Paano kaya? Tapos si Eva't Adan yung laman nun. May nabasa ako na sa Facebook, hindi ko to sariling thoughts, ah. Paano nga kung ganun? Kung alagaan na lang natin yung planeta meron tayo, magkaisa tayo lang ng mundo, di ba? Together we stand, divided we fall. And ano rin kaya yung sasabihin ng mga next generation sa atin, no, na isisihin nila tayo, bakit sinira nyo ng husto yung mundo? Huli na ang lahat, wala na, hindi na may ibalik. Permanent damage na yung nagawa natin sa mundo. Ba't ganito ginawa nyo? Wala nang ibon, wala nang isda, wala nang hayop. Yung mga tao, nagtatrabaho na lang para sa tubig, para sa pagkain, tas kinakain pa nila, hindi na meat. Paano kung puro artificial na lang yung mga pagkain sa next generation dahil nga sinira na natin ang husto yung mundo? Yung mga, paano kaya kung mayroong tayong mga future descendants natin, magkaroon sila ng technology, tapos may ma-receive tayong letter na galing sa future generations, na sabihin nila na ganito yung sitwasyon ng mundo ngayon, 2156, mga ganyang panahon. Sasabihin nila kung anong generation, paano kung yung letter parang ganyan. Paano kung totoo yung sinabi nila sa letter? Doon ba tayo a-action? Ito lang yan, eh, no? Kung hindi tayo nakakatulong sa pag-ayos ng kalikasan, sana hindi na lang tayo maging ambag sa pagkasira ng kalikasan. Pag nasira ang kalikasan, sira na rin yung kaligtasan ng mga future generations. Wala na silang pagkukuha ng resources for survival. Iritang-irita tayo sa mga tropa natin, mga kaibigan nating plastic. Paano kung iritang-irita na rin sinang kalikasan dahil sobrang plastic din natin? Literal na ma-plastic. Sa mga gantong sitwasyon kasi, sa tingin ko, hindi dapat natin sihin yung gobyerno, mga politiko, bakit hindi nagagawa ng aksyon. Sabi nga nila, yung mga nagtatanim, pag alam ba may problema dun sa mga tanim nila, hindi sila yung titignan yung mga sanga, halimbawa, yung sanga ng gobyerno, parang ganun. Ang titignan nila is yung ugat, ano yung mali, ano yung root cause. So, huwag mo sisihin ng gobyerno, huwag mo sisihin anumang organisasyon. Ang sisihin mo, tayo mga tao, dahil tayo din naman yung nagdumi nito, eh. Ito lang tayo talaga yung nagdumi nito. Ganyan, kadumi dito. Kung nakikita nyo na kung gano'ng karami yun. Mangroves ka, mangroves. Kung may masasamahan lang akong grupo, kung may mga grupo dyan ng mga
gumagawa ng mga cleanup drive. Tara, iniimbitahan ko kayo at nalinisin natin itong palapatan. May napanood ako eh, hindi ko alam kung sa National Geographic yon, 8 million metric tons o plastic daw yung napupunta sa oceans natin. Taon-taon. Every year, sobrang dami nun. Ang ginawa pang halintulad nung National Geographic yata yun eh, ginawa nila, parang daw merong 5 plastic bags full of trashes for every foot of coastline around the world. Ganong karami yung basura ng plastic na umiikot sa buong mundo. And sobrang dami nun, ngayon mangyayari, magpipirapiraso yun, liliit, ganyan, makakain sila ng mga maliliit na isda. Alam niyo ba, yung mga pawikan yung mga turtles na nakatira sa karagatan natin, napapagkamalan nila na yung plastic is jellyfish, kaya kinakain nila. Kaya marami rin namamatay na turtles and sea creatures talaga. Ang problema rin kasi, kahit sino pwede produce ng plastic eh, pwede gumawa ng plastic, mag-manufacture, mag-business ka nun. Pwede mo siya ibenta kahit kanino, kahit sa parte ng mundo. Yun yung problema, walang control sa production ng plastic. May napanood pa nga ako eh, sa mundo, merong 400 dead zones. Yung 400 dead zones na yun, na ibig sabihin, mga marine animals, hindi sila na pwede mabuhay doon dahil nga sobrang polluted siya. Sobrang dami daw ng algae. Na yung algae na yun, sila yung kumukuha ng oxygen imbis na mapunta doon sa marine animals. I'm sorry for the error. The memory of this phone is already full that time. But I cannot delete videos because this phone is not mine. This is my girlfriend's phone. Maybe someday I will be able to buy my own phone. So I will not need to borrow hers. I know your screen is filled with my bloated face. And I pray that someday I will be able to buy my own gadget for this vlog. Maybe one of these. DJI, Osmo Pocket, or GoPro Hero 7. Or maybe both. And I got an idea. If there's some of you watching this video right now wants to have an art like the art that I will show you later, please tell me and I will be more than willing to make it for you. But I still don't have an idea how much this kind of art costs. It's made of trash. It's made of recycled plastic bags. And if you have an idea on how to put prices on an art, please let me know. Comment down below how much do you think this art would cost. And if many people will be interested in having this kind of art, maybe I can earn much money so I can buy my long-term goal, this drone. A Swell Pro drone. Actually, before, I don't have the eagerness to own a drone because it's too pricey and I don't think it's practical to buy one. But I think I would need this, I would need that because I entered blogging. I entered the world of blogging. And also the time that I saw Leslie's father's drone. By the way, Leslie is my madam, my bee, my baby, my life, my everything. Actually, his father let me borrow his drone the time he knew that I'm working on an art for Mr. Manny Pacquiao. Actually, my future granddad has the potential of being a blogger too. He is so adventurous. He got a professional Nikon camera. He got an action camera. And he got the drone. And that drone is the one I use to shoot the clip later. In the next video, I will show you the process, the struggles we encounter while making the art. Except from the struggles of lacking materials, equipment. Actually, if I had a heat press machine like this, things will be a lot easier and faster to finish. The art will be finished ahead of time. And I think it's time to show you the process and struggles before we finish the art. Yo! Pakay, kumusta nyo nga pala si Joven? Magulo, busy ako eh. Ikaw po, almusta? Wala ng balita. Lala mo? Yeah, boy! Sarito. Oh, nag-bihis bigla. Oh, naiya mag-ubad sa vlog, Brad! Naubad ko rin! Alright! Yeah, makakita po tayo ng mga most funniest videos ngayon, bro. Tapang gumagawa po kami ni Sir Manny. May challenge po kami. Sa ilalim ng puting ilaw! Ay, ikaw naman ngayon, ikaw naman. Thank you. Really, that's what I... Sa ilalim ng puting ilaw! Suma. Uhuli yan. Sa ilalim ng puting ilaw!
pala biro gumawa ng art. Till now, nagpa-plot pa rin ako. Hindi siya ganun kadali. Linggo na rin inaabot ko rito. Kala ko magiging madali siya. Pero hindi pala. Hindi siya biro gawain. Oras yung kalaban mo, yung pagod, susuko yung katawan mo. Pero tingin ko worth ito, Brad. Worth ito. Time check, 3:33. Hindi po nagiging ganun kadali yung art. Ang oras po natin ay 3:30. Ito na yung naging routine natin since sinimulan po natin yung art para kay Mr. Manny. Sleepless nights na po nangyayari, okay? Pero napasarap yun, sarap sa feeling yun. Unti-unti mo nakikita ng bubo. Masarap pala, masarap siya. Kahit nakakapuyat, nakapagod, nakagutom, lumilipas yung maghapon dito. Namamalayan mamaya, gabi na, kagawa. Pero tingin ko worth ito, maganda naman. Abangan nyo. Yes! Hindi po ito po tayo kasi alas 3 na po. Makita yung sala ko ngayon. Ang teacher na sala ko. Ayan, napakalat. I know na magiging maganda to. First nga is dahil nakatulong tayo, imbis na mapatapon lang yung mga plastic, nagamit natin siya into something na mas magandang tingnan, which is art. And sana talaga magustuhan ng pagbibigyan natin. Alright. Sobrang pwede talaga. Pasensya na. Alright. Tulog muna tayo. Now you see, it's not that easy, but struggle and criticism are prerequisite for greatness. After the struggles, the fun, I will show you some update on the art, and especially the drone shot. Nasyaw. Ang gawa pa rin? Yes. Ito. Yo, yan. I told you, we will give our best to finish that art. And for all those who are interested and want to join us cleaning Palapatan or the mangrove area, please let me know, message me here. And if there's some of you guys wants to donate some goods, materials, equipments, tools, or anything that will make our cleanup drive a lot easier, please message me, Kuya Toyo at Facebook. And if there's some of you wants to donate money, I don't have an idea on how, what is the legal process on accepting donations. But honestly, we need financial support because we need to feed the volunteers. And I will promise you, and I promise you that I will spend every cent of it on the cleanup drive. And my request, please do share this. Share this video, click the share button down there, and help me send message to the world. The world need to act right now. Right now, as in right now. Our ocean is being ruined by plastic. The news earlier said that a dead whale was found with 40 kilograms of plastic inside its belly. So sad, man. It's so sad that we people allow our plastic waste to reach our oceans. Sea creatures will eat those plastics. And even the sea creatures deep down the oceans are examined. And yes, microplastics are present in their system, in their stomach, in their belly. Why do we allow that? We can be the cure of this generation. We can move now, we can act now. And please, if you know some groups or community that acts against plastic, please comment down below. I want to be a member of them. Comment down below. Like the Greenpeace, the anti-single-use plastic. I admit that I'm not a zero waste man, but please don't let our plastics reach the oceans. Because Philippine Ocean is the heart of marine biodiversity. Philippines, please do act now. Because in nature, the statement, if you do the same thing, you will have same result. But in nature, it's different. If you do the same thing, like throwing trash, throwing garbages in the ocean, the result will not be the same. The result will be worse than the previous results. Imagine, we will use a plastic container, a plastic bag,
for only 10 to 15 minutes, but it will take almost 500 years for the Earth to erase its mark. I hope that the increase in population and growing dependency on plastic products will not affect or will not kill the health of our Mother Nature. Because the health of our planet depends on the health of our oceans. Because our ocean is water. The diversity of life on Earth is entirely dependent on one crucial element, the water. Because water is life. I think I already said what I want to say. I don't need so much like. I don't need so much comment. What I need is for you to share this video and help me reach the world. That's why I use subtitles. I speak in English so that majority of Earth will understand me. Help me reach the world. And I think that's it. But please do share, please share this video, and please like my Facebook page, Kuya Toyo. And why do you need to share this video? Because it will help me a lot. It may open the eyes of the people around the world, and because it will cost you nothing. Please bear the audio quality of my videos, because I'm just putting cotton's on the mic side so that I can filter the noise. That's my only way for now to filter the noise of my video. Thank you. So please do share this video. I think that's it. All out. Peace. Carpe diem. And please help me share this video so that I could reach and I can catch the attention of Mr. Manny Pacquiao, so I can give him that art. And please, Mr. Champ Manny Pacquiao, please have the time. Please receive our gift. You deserve it.